Good morning guys! Welcome sa Rides ni Uncle Drew. So today mag-unboxing video tayo ng ating bagong helmet. So covered Drift Evo Carbon Pro. Yan, dream helmet ko to eh. Matagal ko na itong gusto. Tapos nakita ko pa na gamit siya ni Makili Kyle Pass. So nung umuwi ako ng Pilipinas, nag-decide ako na ito yung bibiliin ko. Sobrang hirap paghanap nito, promise. So, ang official distributor nito si Sec. Nagpunta na ako ng Sec sa Caloocan. Nagpatulong ako kay Papa Glenn Razon. Yan, shoutout sa'yo Papa Glenn. So, tinulungan niya ako maghanap ng size. Chinek niya sa lahat ng stores ng Sec. Puro medium yung pinakamalaki. Hindi ka siya yung medium sa akin. So, nag-check ako sa Facebook. Sa mga groups ng mga helmet. So, nakahanap ako ng large. So, nabili ko siya sa Matt Moto. So, shoutout sa'yo, Matt Moto. Ang layo ng tindahan mo, grabe. So, ang nabasa ko lang kasi sa post Caloocan. So, iniisip ko, malapit lang. Eh, hindi ko na nabasa yung North Caloocan pala. So, lagpa siya ng nasa Fairview, Novaliches area. So, pero sulit naman. So, ito, tara, buksan natin. So, ito yung box. So, coverage. Ewan ko kung paano basa ako. Basa ko coverage. Yan. So, for more information, you can go to coverage-helm.com. So, so, dito makita natin yung helmet details. So, Drift Evo Carbon Pro, size large, no? Tapos, makikita natin yung mga barcodes. So, buksan natin yung box. Excited na ako. So, ilabas muna natin yung mga laman ng box bago yung helmet itself. So, ito una yung yung booklet. So, buksan natin yung booklet. So, may kasama siyang warranty information. Tapos, yung instructions ng mga paano palitan yung visor. Yan. Alam mo na, hindi mo natin binabasa yung mga ganyan. So, next is yung chin curtain. Yan. Para less wind noise. Less bulabog, tsaka mas klaro yung pagbablog natin. So, mamaya kakabit natin yan. Meron siyang kasamang pin lock. Fog resistant na film na lens, yan, so clear, so free to, hindi mo na kailangan bumili pag bumili ka ng cover. Next is meron siyang kasama smoke visor, yan, ganda oh. So meron siyang kasama warning, not suitable for street use, reserved for usage in circuit tracks, competition and decoration only. So, yan. Yan ang kasama niyang smoke, dark smoke na visor. So, free yan. Hindi na kailangan bilhin. I'm not sure though kung merong mga iridium nito. So, titingin tayo kung merong iridium para mas pogi. No? So, moment of truth. Yan na! Maganda yung bag niya. Simpleng-simple lang. Kulay black lang. So, yan. Open na natin. Yun. Pogi, oh. Ready na ba kayo? Yun! Yan! Carbon Lodi! Na, no? Ipakita ko sa inyo. Yan. So, you can see, meron siyang air vents sa ibabaw. Ito. So, hindi lang siya close sa open. Meron siyang gitna. So, yan. Off or middle or full open. Sa likod din, meron air vent. So, medyo, pag naka-open to, press ko yung bumbunan natin. No? Hindi masyadong mainit.
Tapos meron din siyang air vent sa huso. Yan. Parang medyo claustrophobic sa helmet. Pwede mo siyang buksan. Marami kasi ako nakikita nagra-rides, no? Naka-full gear. Naka-racing suit. Everything, the works. Pero makikita mo, nagra-ride parate. Bukas yung bicep. Hindi ko alam kasi baka nahirapan sila huminga. Or claustrophobic sila. So, maganda naka-open yung vent, no? For improved air circulation. At saka nakasarap. No? Kasi mamaya matalsin ka ng bubog or ng halikabok or ng insekto yung mata nyo. So, yan ang purpose ng visor. So, pag nanonood ako ng mga video sa YouTube, yung mga sa Marilake, yung mga napipitikan doon, lahat nakabukas na almost yung mga visor. So, talagang hindi advisable. Tapos sa likod, meron na siyang mga built-in na spoiler. Ito. Ano siya? Transparent smoke. So, hindi mo na kailangan maglagay or magpalit ng spoiler. Tsaka aerodynamic yung spoiler niya. So, meron siyang parang ano tawag dito? Winglet. So, dito papasok yung hangin for added aerodynamics. Yan. So, sa likod, nakalagay large size, 59 to 60 centimeters. Tapos yung weight niya, 1,340 grams. Plus minus 50 grams. So, ganun siya kagaan. Matanggalin natin yung ano, yung cover sa visor. Yun. So, ito yung visor niya. So, spring-loaded siya. No? Pag binaba ko na siya, sasara na talaga siya ng kusa ng todo. Tsaka mahigpit yung ano, mahigpit yung mechanism ng visor. So, I've heard of kwento ng mga na-big bikes, no? Yung ibang brands ng helmet nila, bumubukas yung visor kapag nag-ramatrat. So, napaka-delikado, no? Pwede kang mabulag. Kahit walang bubog, kahit walang alikabok, walang insekto. If you're doing speeds of more than 200, yung hangin pa lang pwede masira yung mata mo. So, ito maganda kasi spring-loaded siya. Basta lumagpas ka na dun sa huling groove niya dito. Yan. After niyan, sasara na siya mag-isa. See? Napakaganda ng mechanism ng cover. Tapos, makita natin sa loob. Maganda yung ano, yung foam. Medyo parang carbon fiber din yung design. Very minimalistic siya, no? So, meron lang siyang gray na logo na covered dito. Meron din siyang gray na logo ng covered sa likod. Tapos, napakaliit lang na Drift Evo. Yan, sa gilid. So, sa mga nagtatanong po, iba po siya dun sa brand na Evo na helmet. No? Yung Evo na helmet na nakikita nyo, yun yung brand name. Ito po, model name. Isa pa reason bakit ito yung binili ko is because maganda yung ano niya, maganda yung slot ng headphones for intercom. So meron siyang butas para sa speaker. So yung communicator na gagamitin natin. So it's SCS helmet Bluetooth intercom S9. So sa Vietnam ko to binili. So, it's the same as the intercom na ginagamit ko sa KYT. So, pakita ko na lang din sa inyo, no? So, ito siya. Ayan. So, ito siya, S9. Tapos, ito yung kasama ng speaker. Tsaka yung kanyang, ano man tawag dito, port. So, pin type siya. So, sa slot mo siya ng ganyan. Yan. Tapos, kakabit mo siya dito sa gilid ng helmet. Ganyan. O, diba? Tapos, sobrang ganda ng ano nito. Sobrang ganda ng experience ko dito. Actually, dun sa isa, yung nakakabit sa KYP. Binili ko siya sa Vietnam noong 2019. Up to now, 2021, tumakbo ako ng endurance sa Vietnam
So tumakbo kami ng 23 hours straight. 23 hours! May battery pa siya. So, gamit ko siya for music, tsaka kausap ko yung kasama ko mag-ride. So, yan. Kaso wala dito sa Vietnam. So, pwede natin gawin ng paraan kung gusto niyo umorder, pero medyo may kamahalan. Hindi siya kasing mahal ng Sena, pero mas mataas siya ng konti sa mga existing na brands ngayon. So, yan, S9. Kakabit natin yan later on. Try natin yung fitment ng helmet. Toto lang. Another safety feature ng helmet, no, naka-ano siya, naka-double D-ring yung locking mechanism, hindi siya yung ano, yung quick release. So this is homologated for competition, kaya double D-ring siya. Yan! So, sobrang ganda ng fit niya. Sobrang ganda ng fit, no? Lock ko lang. Tsaka maganda yung ano, peripheral vision, hindi katulad ng ibang helmets na ano, na very limited yung peripheral vision. Ito malaki. Yan. Double visor din siya. So, yan. Sobrang gaan niya. Tapos yung mga paddings niya, sobrang lambot. Sarap sa ulo. So, the last question would be, magkano siya? No? Sa Matmoto, it's 19,500. Pero since malayo-layo yung biyahe na tinahak ko papuntang North Caloocan, binigay niya ako discount. So, nabili ko siya ng 19,000 pesos. So, yan. Kung gusto nyo bumili ng Cover Drift Evo Carbon Pro, punta kayo sa Facebook page ni Matt Moto. Or meron din sa SEC. Pero, good luck na lang po sa sizes. Kasi sobrang hirap talaga maghanap. So, yan. So, thank you very much, guys. Thank you for watching this video, and I hope you subscribe to Ride Si Uncle Drew sa YouTube, tsaka sa Facebook. Stay safe, ride safe.